Isa sa mga pampasarap ng pagkain, lalong-lalo na sa tulad ko na mahilig sa maanghang. Ang sili o chili pepper ay parte na ng buhay ng mga Pilipino dahil talaga naman napapasarap nito ang maraming putahe. But wait, alam mo ba na ang sili ay napakaraming benepisyo sa ating katawan? Tama, yan ang ating pag-uusapan. Kasama na rin ang mga sakit na kayang pagalingin at labanan nito. Let's start! Migraines o sakit ng ulo. Para bang pinupukpok ng martilyo ang ulo mo sa sakit? Inaatake ka ba ng migraines? Well, narito ang sili to the rescue. Ang capsaicin na taglay ng sili ay nakakatulong upang mawala ang sakit ng ulo at migraines. Ayon sa pag-aaral ng American Academy of Neurology, talagang epektibo ang sili sa sakit ng ulo at migraines. Ayon sa kanila, ang sili ay nagde-desanitize ng trigeminal nerve sa ating katawan na sanhi ng migraines. Kaya if ever inaatake ka ng sakit sa ulo, kumain lamang ng ilang sili. Very effective ito. Cancer. Ayon sa American Association of Cancer Research, ang capsaicin at antioxidant ng sili ay kayang pumuksa ng cancer cells. Very effective ito laban sa leukemia at prostate cancer dahil sa mataas na antioxidant at anti-inflammatory properties ng sili. Ang ginagawa ng sili ay binabawasan ang pagdami ng cancer cells sa pamamagitan ng pag-atake nito sa cancer cell lines. Mabuti din ang sili para sa may mga breast, pancreatic at bladder cancer. Pampahaba ng buhay. Ayon sa mga pag-aaral na isinagawa ng Chinese Academy of Medical Sciences, ang mga tao na laging kumakain ng maanghang na pagkain ay mas mahaba ang buhay. Ibig sabihin, kung ikaw ay mahilig sa sili, mas magiging healthy at ahaba pa ang buhay mo. Ang pag-aaral na ito ay sinagawa sa loob ng 7 taon at dahil sa health benefits ng sili, maraming sakit ang maaaring maiwasan. Sipon. Barado ba ang ilong mo o panay tulo ng iyong sipon? Look no further, baka ang solusyon ay nasa bahay mo lang. Ang sili kasi ay epektibo para maibsan ang sipon, runny nose at non-allergic rhinitis kung ito ay iyong sisinghutin. Paalala lamang, konting singhot lang dahil masama ito kapag sobra. Sa pamamagitan nito, maiibsan ang sintomas at giginhawa ang pakiramdam mo. Sa simula ay maaring hindi komportable, ngunit after a few minutes, giginhawa na ang iyong pakiramdam. Pampapayat. Yung feeling na parang nilinis ang katawan mo pagkatapos kumain ng maanghang ay hindi lamang pakiramdam, dahil ang sili ay nagpapainit ng iyong buong katawan. Ang resulta, maraming fats ang mabuburn. Isa pang tulong ng sili bilang pampapayat ay ang pag-activate nito ng ating sensory neuron na tawag ay called TRPV1 na nakakatulong upang pigilan ang katawan natin na mag-build ng fats at pinipigilan ang gutom sa atin. Kaya kung plano mo na magbawas ng timbang, isama sa diet ang masarap at maanghang na sili. Arthritis. Alam mo ba na ang sili ay epektibo din sa arthritis? Ang capsaicin na taglay ng sili ay matatagpuan sa maraming creams, lotions, at patches para magbigay init sa balat at maibsan ang pananakit. Ayon sa isang pag-aaral, ang sili ay nakakatulong upang maibsan ang pananakit ng arthritis sa loob lamang ng 1 linggo. Mabilis na paggaling. Alam naman natin ang vitamin C ay napaka-importante upang mapigilan ang iba't ibang sakit. Kung hindi mo pa nalalaman, ang sili ay nagtataglay ng maraming vitamin C. Mas marami pa nga itong vitamin C sa mga orange. Ayon sa mga studies, epektibo ang sili upang mapabilis ang recovery ng isang tao na may sakit. Kaya kung ikaw o kaya kapamilya mo ay may sakit, kain lamang ng foods na may halong sili at siguradong mas mapapabilis ang inyong paggaling. Sakit sa puso. Isa sa mga paborito ng mga Chinese ang sili upang labanan ang iba't ibang sakit sa puso. Ang mga chemicals kasi ng sili ay nakakatulong para mapigilan ang pamamaga ng veins sa puso.
Napakabuti nito para sa mga edad 40 pataas, ang edad kung saan maaari nang magsimula ang paghina ng ating puso. Good job sa mga mahilig na sa sili, for sure ramdam nyo ang benepisyo nito sa ating heart. The best sa tiyan. Alam mo ba na ang sili ay napakabuti sa ating tiyan? Oo, dahil ang contents ng sili ay beneficial in many ways sa ating digestive system. Halimbawa, ang isang tao na may ulcer ay sanhi ng masyadong acidic na tiyan. Nakakatulong ang sili upang mabawasan ang acidity nito. Ang trace amounts of antioxidants at iba pang chemicals din ng sili ay nakakatulong upang maibsan ang pananakit ng tiyan at kabag. Why not try it for yourself? Ito ay proven and tested na by researchers. Mabahong hininga. Nakaka-turn off kapag ang kausap mo ay may amoy ang hininga, diba? Kung ikaw ay may problema na tulad nito, isang quick solution ay kumain ng sili. Ang pagkain ng sili ay nagsisilbi bilang disinfectant sa iyong bibig at hininga. In return, mag-i-improve ang amoy ng iyong hininga. Pero kung persistent o laging mabaho ang iyong hininga, ay kailangan mong matutunan at gawin ang proper hygiene at the best pa rin ang pumunta sa dentista. Allergies. Madalas ka bang atakihin ng allergies, magkaroon ng pantal-pantal, o sa iba naman yung nagluluha at sinisipon? Well, you should start eating sili every day. Ang sili kasi ay magandang panlaban sa allergies dahil sa taglay nitong anti-inflammatory properties. Sa pamamagitan din ng pagkain ng sili, maaaring mapigilan ang pag-atake ng allergies at mga sintomas nito. Amazing, di ba? Diabetes. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagkain ng sili ng mga taong may diabetes is a very good thing to do. Ang sili kasi ay nagpapababa ng insulin na kinakailangan ng katawan upang magtunaw ng pagkain. Ang resulta, mas mababang blood sugar level. Para sa mga diabetic na lagi kumakain ng sili, ayon sa studies ay nag-improve ang kanilang timbang, kalusugan at glucose levels. Mataas na kolesterol. Kung ang katawan mo ay mataas ang level ng bad cholesterol, kailangan mo nang maalarma. Dahil maraming sakit ang maaari mong makuha at ang iba ay life-threatening dahil maaari kang magka-heart attack at stroke dahil dito. But do not worry, narito ang sili to the rescue. Ayon sa nutritionist mula sa Chinese University of Hong Kong, ang sili ay nakakatulong tumunaw ng bad cholesterol sa arteries o yung daluyan ng dugo sa puso, habang hindi naman nito tinatanggal ang good cholesterol sa ating katawan. Pampaganda ng mood. Malungkot ka ba? Stressed o naiinis? Just eat something na may sili o maanghang. Ang capsaicin na taglay ng sili kasi ay tumutulong upang mag-release ang ating katawan ng chemical called endorphins. Ito yung natural na nare-release ng ating body at ang epekto ay magiging maganda ang mood mo at mas masaya. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit maraming tao ang mahilig sa spicy foods dahil it makes them happy. Paalala lamang, ang sili ay hindi para sa lahat. Marami kasi ang hindi komportable sa pagkain ng maanghang na pagkain. Ang iba naman ay sumasakit ang tiyan at nahihirapang magbawas. Kaya't huwag piliting kainin kung hindi kahiyang. There are other ways naman to be healthy, like eating other fruits and vegetables. Ikaw, paborito mo ba ang sili at maanghang? Just comment down below para ma-encourage din ang iba na kumain ng sili. Thank you for watching and we hope you enjoyed our video. Subscribe lamang kayo for more videos like this. Have a great day!